All right, Ma'am, lago po ba? So, ano, ako yung tanong sa lahat sa para sa kanila yun. Sa isa natin ha, kasi ito, medyo magandang tanong para sa individual na ito eh. Question talaga. Alright. Kung meron isang bagay or pangyayari sa loob ng True Brown Style na hindi nyo makalimutan, ano yun at bakit? Isa natin kay Idol at Supremo. Kanya, sa loob ng True Brown Style. Yes, siguro nga, yun nga, yung pagiging kusada namin, isa sa mga bagay na hindi natin kasi hindi naman kami magiging galap na kursada kundi dahil sa DBS. Kasi hindi kami mabubuong kursada kundi kami magkakilala. Na nangyari yun dahil naging galap na DBS. Pero kung nakilala ko si Maynard, kahit pa sabihin mo kay Joseph kung pumasok, pero yung time na nakilala ko si Maynard sa baklaran, yun yung naging way na, yun na, nagharap pa na siya. Ako, dahil sa pangula ako, tapos nakilala namin si Crucito, na si Crucito, hindi dyan pala magkakalimutan. Siguro ang bagay na hindi ko rin makakalimutan. Yung mga trouble, marami yan. Yan mga bagay, yung mga trouble na sa Dionisio. Parte ng ganyan yan. Oo, hindi natin makakalimutan yan. Yung mga trouble. Yung dyan, misan, mag-isa na lang ako lumalaban, okay lang. Maraming pag-aaway na naganap sa akin. Mas maraming away na solo ko kaysa yung marami kami. Pero mas lamang naman siguro yung mas nakalam ako nang nakakulpi kami kaysa yung ako yung nag-ulpi. Aminado tayo to lang na mas maraming types na banatan din ako. Siyempre, pang-play sa gabi, kailangan tanggapin natin. Kailangan punod natin sa mga parteng ganyan kasi talagang nangyayari. Tsaka, kulang loob. Hindi naman lahat makakachambang ikaw panalo parate. Siyempre, may times sa malakas. Depende, wala kang iskar. Lalo sa larangan talaga. Lalo na nung panahon ng 90s, nung panahon nila. Alright, kaya gano'n naman tayo kay Idol Crucito naman tayo. Siguro pa din yung malaking parte ng buhay ko sa TV. Kasi hindi ko ma-imagine na hindi ako naging parte nito. Kasi madami kong, pati marutunan mo ito sa kanya. Hindi naman tulad ng suwelan. Parang mas nagiging madiskarte ka. Pag in-apply mo sa trabaho yung natutunan mo sa kanya sa pang-araw-araw mo, iba talaga eh. Parang hindi mo may kukumpara kung kunwari hindi mo naranasan to. Parang wala akong pinagsisisihan. Saka maraming pasalamat sa TV kasi kundi naman tayo dito, hindi kami naging kursada. Mga OGs ko sa Donggalo, sila yung mga dating tinitingala ako doon na yung hindi pa ako member ng TBS. Sila talaga yung mga nauna. Sila paring Ryan, sila paring Lucky. Siyempre yung mga veterano natin, yung apat na veterano, kasama natin si veterano Steve. Maraming salamat sa buong TBS kasi kundi dahil dito siguro hindi ko natupad yung mga pangarap. Pangarap namin na kahit pa paano makilala. At maraming makilala. Alright, hindi ka pati naman tayo pag-inom. Si Ryan! Sige, hindi na makakalala nito dahil. Oo, Ekoy. Ayun mga namimitas. Isang bagay na hindi mo makakalimutan sa loob ng True Brown Style. Si Brano sumali. Siguro, hindi ko makakalimutan yung trouble. Trouble talaga. Number one talaga. Kahit na may patay na rin po sa tropa, hindi na trouble pa rin. Barila. Titignan mo na lang yung debit mo kung may tama o may butas. Normally, napana ako. Marami rin experience. Ay, kaya nga pati naman tayo. So, bagay na hindi mo makalimutan sa lalong from babae. Ito tumabi pa ba? Mais ka, mabala ko yung isin. Okay, magkatabi kami ha. Ayan. Ang isang bagay na hindi ko makalimutan is yung siguro every Friday or Saturday nasakot kami para ipaglaban yung grupo na hanggang ngayon is buhay na buhay pa. Bawat isa sa amin nagsakripisyo
ng oras, buhay, dito sa para sa grupong ito. Pero halos lahat na halos lahat. Kasi parang sa mga pinagdaanan namin ng 90s, hanggang ngayon, ipit namin yung TV, yun yung bumuo sa amin eh. Yung tumayo kami ng ganito sa buhay dahil sa TV's. Tumatag kami, dahil sa mga pinagdaanan namin. Kung isa-isay natin, hindi natin ba isa-isay. Mahaba ang video na ito. Ito lang yun. At yun ang lesson nun. Alright, kay JJ naman. Sa akin, hindi ko makalimutan nung nilipat ko ang NYKG sa PTS na full course mula Lawerna hanggang Cavite. Nilipat ko sa TVS yan. Walang halinangan kay Joseph tsaka ni Joseph. Nung hinitap ako ni Dorobo tsaka ni Joseph Satan sa Glorieta sa McDonald's. Yun ang hindi ko malilimutan. Buti na lang kasama ko kapatid ko. Kasi kaibigan ng kapatid ko si Dorobo. Tsaka ayan, patunay naman dyan. Ibang ano. Na ayaw mong salta ng ano kasi ano eh, sayang eh. Ako talaga nanghihinayang ako. Kaya yung mga pampabahay ni Parang kinakabahan niya ito yan. Parang naiiyak eh. Naiiyak ba? Okay, munti ka na eh. Pampabahay niya no. Matala na iyak. Siyempre, yan, kakilala, sumahang kakilala. Ano ba ba? Yung gulo, talagang medyo talaga yung gulo eh. Talagang may maiwasan talaga yan eh. Babae, mas penis lang. Parang naging kababata ko na sila habang tumatanda, kasama mo sila, grupo, talagang asa talaga. Yun, siguro yun. Alright, meron pa? Okay, Goy. Tapos na ako. Okay, ikaw to. Goy, Fire Ryan. Yan, si Barry Ryan. Sunod na lang ako. Parang si Boy. Itong grupo na ito, representant Dom Galo. Ay, kung ano lang, ano mo. Ano mo lang sa akin. Masabi ko lang, maraming salamat sa mga namayapa natin kapatid. Mga ng buhay. Dito ng mga itong matibay na samahan na to ng kapatid natin ng True Brown Style. Alam mahirap kalimutan. Hindi namin kayo nakakalimutan mga kapatid namin. Present kay Tritahan, Joseph Tritahan, and si Rino Loco. Rino Loco. Kay Ipe. Lahat, sa lahat ng matay. Kay Ipe. Yung natitira ngayon, mapalat pa rin natin. Hindi, para, para ba, ano, panoorin nyo yung, ano, sa channel ko, meron akong kanta ron, yung R.I.P. Ano, may mga picture ko na, sasamahan natin dati 90s, para tayo magkakakilala. Ano, magkakakilala. Ano, magkakakilala nga pala sa mga, lahat ng TVS, sa mga taga-Norte, sa mga Pilipinas, sa buong mundo. Worldwide, TVS, worldwide. Hindi tayo magkakakilala, ha? Asmon, hindi tayo magkakakilala. Ibig sabihin, isinapuso. Ayan ang pinaka-veterano ko ako. Kaya,
Yan, tulad nga na sinabi ng mga natin dito ng mga kapatid natin sa True Brothers, talaga yung back in the race nila, yung kung paano nila itinataguyod yung True Brothers na talaga hindi ganun kadala. Napakaswerte nyo na lang yung mga bago ngayon, yung mga ano, dahil ang inaano nyo na lang eh may social media lang ngayon, hindi na tulad nung araw na talaga eh kailangan ko lupa by hood by hood or area by area. Hindi na gano'n. At siyempre, siyempre, talagang hindi talaga makakalimutan natin. Siyempre, yung mga namayapa natin mga kapatid. Na talaga, ano man mangyari, nasa isip, nasa puso na natin yung mga yan. Alright, para vlog po. Next question tayo. Ulan nyo, natin mga kapatid yan, ang mga bago, na mga ito lang, late lang, 2005 paangat na sumali. Na mga walang ideas regarding sa mga veteranos natin. Lalo na, especially sa mga nandito sa area na to, na si veteran, na nakatumira sa area na to, si veterano Dos Padrino, at si veterano Rino Loco. Mga kuis, kwento nyo naman kami ng mga hindi nyo makakalimutan or mga pangyayari na nakasama nyo yung dalawang veterano. At si Rino, hindi ko makakalimutan kay Rino, ha? Bago pumasok si Rino, kasama ko siya. Kababata ko si Rino eh. Kababata ko siya. Ngayon, sabi niya sa akin, saan ka napunta tuwing Sabado? Sabi ko, baka pwede sumama ako sa'yo. Sinama siya. May tatlong balikbayan ng Buba ng Makati sa Kwad. Buba, hindi tap ni Saitan. Pag-tap ni Saitan, nagbuta ng bandana sa... Nagbuta ng bandana din sa bewang nila. Sabi na Rino sa akin, yun, ano nangyari? Sabi ko kay Rino, war na. Inupakan ni Rino, bagsak yung balikbayan. Hanggang nagkaroon bulan na. Doon, naging TV si Rino dahil kung tuwa sa Satan. Pinilit siya lang yan ang birth ni Satan. Kaya yun TV si Rino. Kay, may tarano din natin. Kay Dos, wala akong masasabi. Napakabait din yung Dos. Kay Maynard, wala akong masasabi kay Dos. Napakabait. Hindi mo pagdumaan sa ratang bahay sa Dongano yan. Nat, wala akong pakinom. Pagpunod yan, bibigyan kayong pakinom ni Maynard. Andun tayo sa Pogi. Ikaw ba naman ang kaya wala naman sabi sa dalawa na yan, napakaano ko si Rino, Warriors, ang Maynard napakabait. Wala akong masasabi. Okay, Dos Tres lang. Sa kanila kasi lahat ng veterano, si Dos ang pinakamatagal na nakasama kasi siyempre sa Musada. Yun, maraming moments na minsan. Pagpapahay siguro, normal na kami si Jane, Dos yun na ano kami siya. Pangalan siya, medyo. Kasi normal yan, yung mga nila. Ay, talaga naman. Sucks yung boys. Si Rino naman, hindi ko makalimutan sa kanya. Yung time sa Kureta, napatromol kami. Tapos nagkahuli yan, hinahuli yun. Nangyari, kasi na dapat sa akin, hinahuya, kaya hindi ko makalimutan. Kumbaga, laki ng utang loob ko sa kanya. Siya yung nakulong ng ilang araw na dapat ako. Hindi, kasi hindi. Nandun ako, hindi niya ako tinungo. Kaya hindi ko makalimutan. Pero lang daw. Alright. Si Petrano Dos Padrino. Sobrang dami na pinagsamahan namin kami tatlo. Pag sa puntaan siya ng upahan ng bahay, doon kami nungutulong. Kung ano yung racket niya, yun yung racket namin. Punta siya tumatabay, doon kami tumatabay. Saka si, nakita mo kay Padrino yung ano yung pagmamahal niya sa buha. Yung, pag ikaw, tinutuloy ka ng membro ng DPS, kapatid ka, hindi ka talaga pabayaan pag may trouble ka.
Pag may pinapatrobe ka talaga, nakilala naman natin lahat ng activity. Si Mayor talaga, lahat gagawin ng para sa nila. Kaya, ang daming ano eh, parang kulang eh. Ang ganda eh, hindi siya lumalabas. Si pa na naman, si Betranet Fest naman, si Parang Pino naman. Ayun yung parang ano namin, parang ayun yung taga-quality control ng TBS eh, actually eh. Kasi si, kung nasa quad kami, si Rino, check niya yung mga suot ng mga pupunta. Oo, oh, kailangan. Kay Veterano 4, Edward naman tayo. Pag dumarating ako ng buwan, lagi nakasalubong sa akin yan. Lagi ako agad kakamayan niya. Veterano 2, ganun din. Ang brand ng perpetual niya, bumababa lagi sa akin yan sa perpetual. Sa Spinas. Veterano 3, dito na, pupaan ng maklaran. Lagi na kami niya. Pagka-anniversary, lagi na nabungad sa akin niya si Veterano 3. Yun lang. Boys.
Nakuha na natin sa kay ano kay veterano 2 3 kunin naman natin syempre yung mga nakasama ni veterano Joseph Seita. All right, kapatid. Pre, bigay ka na. Kasi nahihirapan ka na. Ngayon, kinakabihan, alas 12, alas 11, may nagtik sa akin. Nagtik sa akin. Si Joseph, wala na. Tatakbo kami ng Sereno, ako si Genko, takbo kami ng ano, ospital. Nasa doon sa Sumuti. Hindi sa taksyo, pre. Takbo na ang ospital. Nandun na yung sumbat ko sa kanya na bakit mo ginawa yun, pre? Ang sarap sa mga buhay, pre. Muna sumbatan ko sa kanya si mama, pero pagdating nung nakita ko na siya yung wala ng buhay na doon sa morgue, ando doon yung sumbat sa kanya na, ba't mo ginawa yan, pre? Ang sarap maging mabuhay, pre. Ang sarap mabuhay, pre. Ang ginawa yan. Ang asawa pa mo. Sorry, pare. Walang ano. Ay, hindi ko makalimutan si Joseph. Napakahanan. Napakabait, lahat, wala akong sabi. Saka, siya, ihemplo ng buong crowd. Pagdating sa pormahan, sa lahat, grabe pumorma. Baga, hindi pa usap siya. Siya, nag-ano na. Lahat, grabe. Grabe pumorma yung tao na yan, grabe. Wala akong masasabi sa tao na yan, bawa ko dyan. Sa lahat ng veterano, bawa ko. Kay Joseph, yung hindi ko makakalimutan kay Joseph, ano? Yung pagdating sa pagiging leader niya sa TBS, lalo pag sa Makati. Pumunta ka na, bago ka TBS, pumunta ka ng Buwad. Tapos medyo hindi maganda yung forma mo, siyempre bago pa lang. Pero down ka naman sa Inpago, down ka sa Gangnam. Tuturuan ka niya pumorma. Next time, ganito ka, balik ka, ganito sote mo. Kung wala ka pang bili, ganito lang muna, bilhin mo. Tuturuan kaya ng mura lang yung presyo na bibilihan mo. Pero pwede nang pangsabayan. Quality na. Tapos turuan kanya kung paano gupit mo. Talaga. Yung time na unang nabugbog ako sa kuwad. Kasi ikutan. Corner ako ng kalaban. Parang gulong ako ng gulong. Birthday ko. Birthday ko yung araw ngayon. Sabi niya sa akin, huwag ka mag-ala. Sabi niya sa akin, next week, ibabawi kita. Yun, sumunod na linggo na yun. Yung sumunod na Sabado, nakabawi nga kami. So, yun yung bagay, nagbitaw siya ng salita sa akin. Tinupad niya, yun ang yun natin kumakain. Pag sinabi niya, gagawin niya lang. Awkward talaga, baby. Yes, ayun ka. Ilay lang ito. Kita na ano uno, magayit mo uno yan. Kailangan, forma mo, pulito. Sige naman niya mula, ulo hanggang pa. Ganun si Joseph. Matututo ka sa kanya. Ay, isa lang pananaw namin.
Mahang, sa Iskante, Joseph Seitan. Grabe po marama. Nice and peace kapatid. Alright mga kamlagaboom, nakarinigan natin lahat ng mga kasaysayan tungkol pa rin niya at McLaren food ng mga True Brown style 90s natin, mga kanya-kanyang istorya kung paano nagsimula yung True Brown style. Alright, ando na tayo. Ito naman, isa sa mga tanong na siyempre ba tulad ko, ako late na ako eh, nasa 20 ano na ako eh, nasa 20s na ako na pumasok ng True Brown style. At marami rin kami na hindi rin kami nakakaabot ng 90s, nagsama ng 90s. Ako na magtatanong, iba gusto ng mga kapatid ko na gustong magtanong sa bawat member na nandito na True Brown style ng 90s. Kung may isang bagay kayong gustong isang batas sa grupo natin True Brown style, ano yon at bakit? Sa batas. Ang gusto ko sanang may patupad, respeto. Respeto at pagkilala sa bawat isang membro, matanda man o bata. Kasi doon natin nabubuo ang samahan sa respeto. Hindi sa pataasan ang ihi. Kumbaga, kung irerespeto mo ang kabataan na bagbagito sa TBS, irerespeto ka rin nito pagdating ng panahon. Parang old school, new school yun. Siguro, ang isa sa batas na makakatulong sa atin. Isa sa mga batas na makakatulong sa atin. Sa tingin ko, bawat membro ay maging solid sa grupo na ito. Hindi man mandatory, pero isang puso natin, katulad yun ang sinabi ni kapatid ni Ray, respeto sa bawat isa. Tanggalin natin yung ano, yung mga bagay na nakakasira ng puri ng kapatid natin, para mga panahirap puri gano'n. Tapos gagamitin natin social media para sirahan yung isang kapatid natin porque hindi maganda yung nasabi. Dapat iwasan natin yung ganong bagay kasi pinagmumula ng isang malaking gulo. Akala na natin may ano, maliit na bagay lang pero dahil sa ano... Sabi may damdamin pa rin. Yes, yun nga, di ba? So kailangan iwasan natin gamitin yung social media tapos saka yung panahirang buhay. Iwasan natin yung mangyari yun sa kapatid natin. Sana hindi mangyari yun. Tapos pag karoon tayo ng punishment sa gano'n pag may buhay. Sana matupad yung mga gano'n. Maisa batas yung gano'n. Paano kala ko na yun? Patakaran. Para sa akin, respeto na talaga. Kailangan ng respeto sa isang isa. Pero kaya pamilya ngayon, pinagdaligan mo ng respeto. Isa puso natin yung pag sinabing kapwa ng TV, parang kapatid mo na yan. So, kailangan sabi nga ni Paring Supremo, lahat na nadaan sa maghuting usapan. Huwag na magtayang pala po sa sama ng loob social media, lalo pag sa kapatid ng TBS. Kasi maraming sumasawsaw at lumaling ilan. At ang kasiraan na isa ay kasiraan na lahat. Oo, dapat isipin natin na isa tayo eh. Hindi ito hatay kung saan mang ano, kung saan mang grupo. Isang grupo lang tayo. So kailangan, sabi nga ni Kagawa Daray, respeto lang at ituring mong kapatid ni bawat kasama. May veterano 4 na naman tayo. Para sa akin, katulad ng grupo na pamantaya, una sa lahat, respeto sa mga veterano, sa mga nauna, sa pagbuhan, papaluma man o pagbuhan, respeto. Yan ang number one, respect sa next time, vote ang charity. Charity. Batas. Next time. Mga sinabi ng mga kapatid ko, respeto. Sana hindi mawala para sa lahat. Bigay para sa lahat. Isang batas. Isang batas yung mga ganyan mga bagay. Respeto pa rin kasi unang-una. Sa bawat respeto ng bawat tao, isa't isa, tsaka individual. May mga paninindigan ng mga yan, di ba?
Pero kung laban bawat sa paninindigan, respeto mo sarili mo, irerespeto ka nila. Yun lang, pinaka mas mabuting dapat gawin. Ano yung respeto? Respeto, adoy ng tabo, as do. Kasi baka naano yung landas nila. Sa mga bago naman, tanungin niyo yung mga luma. Katulad ni Kagawa Dre, tanungin niyo yan. Tsaka, ang isa pa dyan, yung mga nangahatak pa baba. Huwag ganon. Kasi pare-pares tayo TPS dito eh. Walang ibang gang dito kung TPS lang. Yun na sa akin. Kabalik dyan kayo, magbigay kayo ba? Open forum to ba? Masuggestion yung makatulong sa... Ah, si Bumboy! Hindi pa ako. Pwede mag-shoutout? Ay, Nay! Nandito po ako sa ano, Wawawi! Salamat, Shopee! Pwede mag-shoutout? Sa totoo lang, halos lahat naman tayo nagbuwis dito ng dugo at iya, luha, awis, papabago, mapaluma, nagbuwis dito ng dugo. Kaya sana naman irespeto nyo ang pagiging TBS nyo kasi hindi naman to paraan para pataasan tayo ng ihi. Kailangan tayo magtulungan, hindi tayo kailangan maglaban-laban. Nag-aisa tayong lahat. Okay. Hindi masama magpakumbaba lalo na sa kapatid. Sa akin ba wating social media, ginagusto ko isang batas. Gusto ko magkaroon ng parang konkretong block book, kumpletong ang lahat ng member. Hindi kasi, bawat pagbukas mo ng PC, TBS ka na eh, pumasok ka lang sa site eh. Hindi dapat ganon. Dapat magkaroon siya ng isang black book na hard copy na eto bawat food, andito yung pangalan mo. Hindi lang, ang dami keyboard warriors eh. Ang dami keyboard warriors. At yun na yung ano eh, yun na yung, ito na yung ira ngayon eh. Ito na yung ira ngayon, pero dapat ibalik natin yun sa old school. Gawin natin na mas konkreto ba. Kung nakasulat doon, na galing ka dito, i-recognize ka ng lahat. Kasi kung, ang dami ng keyboard eh. Nakakaawa yung bang, nakakaawa yung kapatiran. At nakakaawa rin yung mga bago. Wala silang pamantay na sinusunod. Yes. At yun. Siguro, sa isang ano natin ngayon, magkaroon tayo ng hahawak per city. Kunyari, Paranaque, Quezon City, Manila. Magawa tayo ng batas na kung sino yung pwede mag-handle sa kanila. Siguro priority natin priority pangalawa is kung ano pa sa karapat dapat magkakaroon tayo ng election kada ano kada city para merong hahawak kasi na sobrang laki na lang ng bunda at sobrang laki na ng TBS ngayon. So siguro panahon na para merong mag-handle bawat lugar. Luzon, Visayas, Mindanao. Worldwide. Sa akin, isa respeto lang para sa bawat lagi naman din siya sabi, kailangan natin respeto sa isa't isa, mga pabago, mga paluma. Respeto, yun lang, para tumibay lalo sa mana. Respeto sa bawat isa. Good. Wow. Mau. Tapos na, di ba? Oy, activate mo na lang. Saan nangyayari ngayon? Saan nangyayari ngayon? Sabihin na natin kasi honestly, si Veterano 4. Veterano 4 yung nandito ngayon. Kasi nandito para sa atin ngayon. Si Veterano 2, sana see you soon. Kay Uno Sake Dos. Ano ito? 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 Ano ito?
Yes, para niya eh. Kasi halos lahat dito, kapatch ni Uno, kapatch ni Dos. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty, thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four, thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, forty, forty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, fifty, fifty-one, fifty-two, fifty-three, fifty-four, fifty-five, fifty-six, fifty-seven, fifty-eight, fifty-nine, sixty, sixty-one, sixty-two, sixty-three, sixty-four, sixty-five, sixty-six, sixty-seven, sixty-eight, sixty-nine, seventy, seventy-one, seventy-two, seventy-
Siyempre, diba? Nilagyan lang gusto lahat. Lahat na yan gusto rito. Pamantayan lang. One by one. Step by step. Wala nang nabuhasan. Babae, agad mo agad. Wala nang pinuha sa kasabi niya. Meron lang yan. Natapos na tayo doon ngayon. Hihingi na lang tayo sa kanila. Siyempre sila yung mga bits. Sa pag-usapan 90s. Lalo na, especially sa brown style. Pukuha na tayo ng advice. Especially sa mga kabataan na gusto pumasok ng gang. Ang advice ko lang sa mga gusto sumali sa TPS, unang-una, bago kayo sumali, isipin niyo muna kung paano ang pagrespeto sa tao. Dahil pag pumasok kayo dito, magugulo buhay niyo pag di kayo marunong magrespeto. Wala naman itong masamang ano sa inyo, may dudulot. Ito ay isang samahan din na pagkakaibigan, kagaya namin para magkakapatid. Pero nagmamahalan kami. At saka ang kailangan natin tanggalin ay ang pag-iingitan sa bawat isa. Hindi ko muna-una o una-uli magkaiba na. Kaya pag tinawag ko TBS, TBS ka. Pag nag-umpisa ka agad sa ulit, TBS ka pa rin. Ay, kaya nga TBS, di ba? Marunong yung parang respeto sa mga kahit sabi mong bago o yung tatatihan, respeto. Respeto sa isa't isa. Kung marunong ka ng respeto, tatagal lang samahan nyo. Ayun ang pinaka number one. Mapabago man o maluma, respeto. Bawo ka sa bawat isa. Advice sa mga kapatid natin. Advice sa mga kabataan. Para sa mga new breed, mga bagong sali or mga late na naging TBS. Pagkita mo ito, sabi ka, kamo makuna. Dami na kasi yung respeto, dami na nagsabi. Siguro hanggat makakaiwas kayo na sumali ng gang, huwag niyo nang gawin. Pero kung nandiyan na, okay, nandiyan na kayo, hindi na makaiwas, naging ng gang kayo, naging member na kayo ng gang, sa hindi na saan. Huwag pa rin kayong kumigil sa pag-aaral. Tuloy nyo lang kasi. Kahit pwede nyo na pagsabihin yung gang tsaka pag-aaral. Kasi iba pa rin yung nakatapos kayo sa pag-aaral, diba? At least, mapagmamalaki nyo yung sa magulang nyo na kahit naging part kayo ng gang, diba? Hindi nyo pinabayaan yung ano. Yes, yung karir nyo. Diba? At yun eh. Bagay, ipagmamalaki kayo ng mga magulang nyo, ng mga mag-anak nyo na kahit ito, naging pasaway ito, naging gangster ito eh. Pag-ibang tao. Pag-mamalaki ng mga kapatid nila. Yes, o. Yun, tama. Pag-inanggang, pag-mamalaki ka, kung naging gang. Pero kung hanggat makakiliwas kayo, mga bata, iwasan nyo na sumali ng gang. Kapatid natin nga tayo. Okay. Alright, mga kablagaboom. Tapos na sila sa, ano, tapos na sa advice. Nagayon ko sa mga kabataan. Shoutout na lang sa mga, ano, sa mga kablagaboom natin dyan, mga kapatid, mga kuya sa TBS. Okay, shoutout na lang yung mga gusto nyo. Shoutout. Yo, bago lahat, ano ka din? Scream Mami na. Siyempre sa lahat ng TBS Worldwide. Siyempre sa SD, sa Hugo, sa Junisio. Scream Mami sa pamilya ko, siyempre. Saka sa mga sponsor ko sa LA to Manila Bay para sa akin. Siyempre kay brother, ano, kapatid na price tag para sa Pilipinas. Magkat yung manong mo talagang maintindi ko siya. Hindi, rapin lang, pa-shirt ka. Okay, available. Siyempre, pupromote ka lang din eh. Pasensya na, God bless. Sa akin, payo. Pahinig ka yung payo, ah.
Hindi to biro eh. Hindi to biro. Ito yung tayo sa mga bata ngayon. Huwag yun nilang pasukin. Pareho din talagang mag-keyboard warrior lang kayo, mag-aano lang kayo. Huwag yun nilang dumihan. Kasi nagpuhunan kami rito eh. Nagpuhunan kami rito. Huwag yun nilang sirain. Kung hindi na talaga buhol, no, huwag na lang yung mag-aano lang. Shoutout sa TBS Worldwide. SDC. Sa lahat ng mga boy kasi sa Sunday Show. Shoutout. Shoutout na ako ano, shoutout ni Best Worldwide, kay Ladin, Donggalo. Sa Bahrain. Shoutout sa'yo kapatid. Para sa TBS. Shoutout. Ito si Abby yata, meron kaya ang Laspinas. Laspinas, Jesus. Yung ano, check, anong yung tambahin talaga dito? Ah, yung para ano? Oo, para naman. Back in the days naman. Ayun na, paano na si Melbourne? Roma, magkano ka? Magsabog ka muna. Ang dali mo kasi mas to. Voice baby ka pa eh. Ang dali mo. Madandan pa rin hanggang ngayon. Pag-aaral ko lang. Ito. 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 Ito.